Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa May Bay City, sa May Pasay. Kumustahin naman natin ang progress sa iba't ibang mga government projects na itinatayo dito. Para sa mga nagtatanong kung ano na ang update sa Rojas Boulevard Promenade Project, tingnan natin ang latest na progress. So ayan guys, makikita nyo naman dito sa may EDSA extension, wala pa at hindi pa nasimulan ang proyekto na itatayo dito ng MMDA, ang 800 meters na linear park. Pero doon sa kabilang dulo nito, nagsimula na ang paggawa sa bagong promenade project ng MMDA. Balikan na lang uli natin ito next month. Ang timeline ng proyektong ito ay tatapusin sa loob lang ng mahigit isang buwan at magbubukas na ngayong Pasko. Tingnan natin kung matatapos nga ba nila ang proyektong ito. Dito naman sa kabilang side, nakaplano na rin na magkaroon ng extension ang promenade project kapag natapos na yung doon sa kabila. Pero matatagalan pa yan, siguro mga after 3 to 5 years pa. Itong mga man-made canal dito sa Rojas Boulevard na mabaho at madumi at napakaraming basura, mabuti na lang doon sa kabilang side natakpan na at sinemento na sa taas, yun ang gagawin na linear park. Isang giant statue ang makikita natin dito sa gilid ng Double Dragon Plaza. Ito ay gawa ng Filipino-American artist na si Jeffrey Manuel, na siya rin gumawa ng iba pang mga giant statue na makikita natin sa Bridgetown at sa SM Mega Mall. Napakaganda ng landscaping dito sa labas ng Double Dragon Plaza. Marami din mga restaurant dito. Dalawa pala yung giant statue dito, yung isa naman ay nandun sa taas. Marami ng mga developments ang naitayo na dito, katulad ng mga shopping mall, residential condominium, office buildings, hotel, at marami pang iba. Pero may mga bago pang development na tinatayo dito at ilan sa mga yan ang mga bagong government buildings. Yun ang pupuntahan natin dito sa unahan. Pati rin pala dito sa may Double Dragon Plaza, meron pang ginagawa ng mga bagong buildings.
Anyway, nandito na tayo sa isang government building na tinatayo dito, ang bagong headquarters ng Bureau of Immigrations. Ito na ngayon ang latest na progress sa bagong building ng Immigrations. Ito na ang magiging bagong main office kapag natapos na. Dito naman sa kabila, isa pang government building ang tinatayo. Ito naman ang magiging bagong headquarters ng PRC o Professional Regulatory Commission. Dalawang building ang itatayo dito ng PRC na magiging bagong main office. Ito pa lang ang phase 1 sa proyektong ito, ang unang building, at itatayo pa lang yung ikalawang building dito sa kabila. Dito naman sa unahan lang ng PRC building, dito naman itatayo ang bagong headquarters ng COMELEC. Mas malawak yung area na tatayuan ng bagong COMELEC headquarters. Pero sa ngayon, hindi pa nasisimulan ang proyektong ito. Siguro sa susunod na taon pa. Kapag natapos na ang bagong COMELEC building na itatayo dito, ito na rin ang magiging bagong headquarters ng Commission of Elections. Abangan pa natin yan sa mga susunod na update. Tatlo pala yung mga bagong government buildings ang itatayo dito sa may Pasay City. Kapag natapos na ang bagong PRC building, ganito ang magiging disenyo ng gusali na yan. Samantala, malapit na ring matapos ang bagong headquarters ng Bureau of Immigrations. Nasa 9 billion pesos ang budget para sa pagpapatayo sa proyektong ito.
Dalawang building ang bagong headquarters ng Bureau of Immigrations, isang main office building at isang office at parking building. Mamaya iikot tayo dun sa kabila para makita naman natin ang harap ng building na ito. Marami rin mga bagong proyekto dito na ongoing pa na ginagawa. Mga bagong residential condominiums. So ayan guys, nandito na tayo sa Macapagal Boulevard. Dito makikita natin ang ilang mga bagong shopping centers, ang W Mall at doon sa kabilang side ang MetLife. So ayan guys, malapit na nga matapos ang bagong building na pinapagawa ng Bureau of Immigrations. Mula sa headquarters ng BUI na nasa Intramuros, lilipat na dito ang main office kapag natapos na ang building na ito. Siguro early next year tapos na ang building na ito. Dito naman sa unahan sa Double Dragon Plaza, dalawang office building pa ang patuloy na ginagawa. Isa sa pinaka-busy na intersection ang Macapagal Boulevard at EDSA Extension. Kaya naman maraming mga developments ang naitayo na dito, katulad ng mga residential condominium at mga shopping mall katulad ng MetLife. Ano masasabi nyo sa mga bagong government buildings at sa iba pang mga government projects na ongoing na ginagawa sa ngayon? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!